Muling kuminang si Robert Bolick upang pulbusin ang dating kuponang Northport. Ang Gilas Pilipinas umakyat sa world rankings matapos ang dalawang sunod na panalo. Ang bag ni Kai Soto sa katatapos lamang na qualifiers, kinilala rin ng FIBA. Magandang frontline para sa Gilas Pilipinas, ibinida ngayon ng FIBA. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Ilang oras bago tuluyang magharap ang NLEX at Northport, kinilala ni Robert Bolick ang kanyang pag-akyat sa PBA sa pamamagitan ng dating kuponan. Pag-alala na tila pagtanaw na rin ang utang na loob sa grupong pinamamahalaan ni Coach Bonnie Tan. Matatanda ang umalis si Robert Bolick sa Northport upang subukan ang kapalaran sa Japan B League. Subalit kalaunan ay nagbalik bansa bunga ng ilang kadahilanan. Tanong, ano naging pahayag ni Robert Bolick bago nila bakbakan ang Northport? Tutuwa natin si Robert sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Silang nagbigay ng opportunity sa akin kung bakit ako nakilala sa PBA. Magkikita-kita pa rin naman kami sa PBA eh. Tumatanaw lang ng utang na loob si Robert Bolick sa kanyang dating kuponan. Normal lang naman po yun. Kasi ugali na po natin mga Pinoy yun eh. Yung tipong nakaalis ka na dun sa isang lugar na yun. Pero gustong-gustong pa rin siyang puntahan at balikan, di ba? Hindi mo siya makalimutan dahil yung lugar na yun, yun ang nagbigay sa'yo ng maraming alaala na dadalahin mo habang buhay. Sa kaso ni Robert Bolick at ng Northport, ganun po yung nangyari doon. Hindi biro yung 4 na taon bago siya nagpunta ng Japan, di ba? At ngayon na nandito na ulit siya sa PBA, hindi talaga may iwasan na muli niyang makaharap ang dating kuponan na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na may pakita yung kaya niyang gawin sa court. At matapos ang bakbakan, tinanghal na panalo ang NLEX na pinamamahalaan ni Coach Frankie Lim sa score na 107-100 sa pamamagitan ng overtime. Katulad rin ang inaasahan, kumamada ng napakalaking 31 points, 5 rebounds at 5 assists si Robert Bolick laban sa kanyang dating kuponan. Sa interview ng media, muling nagbigay ng pahayag si Robert Bolick tungkol sa Northport na dati niyang kuponan. Tanong, ano ang naging pahayag ni Robert matapos nilang padapayan ng grupo ni Arvin Tolentino na kumamada rin ng 29 points sa nasabing bakbakan? Tutukan natin si Robert sa report ni Delphine Jukino ng Rappler. Andun pa rin po yung pagmamahal ko sa mga dating kasama. Diyan po ako na-draft eh. Alam ko kung paano po sila maglaro. Masaya lang kami na nanalo. Actually, kinailangan talaga nila yung presensya ni Robert Bolick sa bakbakan ng NLEX at Northport. Nagtala po siya ng 14 points sa 4th quarter kasama po dyan yung overtime. Siya din po yung bumasag sa 100 all sa pamamagitan ng dalawang free throw. Tapos nun, siya din ang dahilan kung bakit nakakamada ng isang layup si Semerad para itala ang score na 106-100. Pabor po sa kanila yan. Kitang-kita yung kanyang hustle sa team. Yung ability niya na maitakas ang bola kahit gipit na, di ba? Pero of course, hindi niya kakayanin mag-isa yun. Malaki rin ang kinamada ng mga kasama niya sa team. Walang duda, umuukit muli ng pangalan si Robert Bolick sa bago niyang tahanang NLEX kasama si Coach Frankie Lim. Pero habang umuukit si Robert, hindi rin maikakailang gumaganda ng pwesto o kalagayan ng Pilipinas sa larangan ng basketball sa mundo. Base sa huling inilabas na world rankings ng FIBA, umakyat na ang Pilipinas sa 37th spot mula sa dating 38th spot. Isang baitang matapos ang unang window ng qualifiers. Bunga ng kaganapan, nagbigay ng pahayag ang FIBA tungkol sa issue. Tanong, ano ang naging pahayag ng FIBA sa nasabing pag-akyat ng Gilas Pilipinas? Tutuan po natin ang report ng FIBA Basketball. Ang nangungunang bansa sa Asia Cup Qualifiers na nag-improve ay ang Pilipinas na umakyat ng isang pwesto sa 37. Mula sa FIBA po yan, ha? Tumaas na po tayo ng isa mula sa 38th spot. Ngayon, nasa 37th spot na po tayo. World rankings po yan. Ibig sabihin, maganda yung nakita ng FIBA sa pananalasang ginawa ng Pilipinas sa katatapos lamang na unang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Malaking bagay yung nagtala tayo ng dalawang panalo na malalaki ang tambak sa kalabang kuponan. Yung New Zealand na kasama natin sa Asia, hindi sila umakyat ng pwesto. Nananatili sila sa 21th spot. Malaki or mataas pa rin po yun, di ba? Pero sinasabi po kasi natin dito is yung pag-akyat. Kahit 37th pa yan, malaking bagay pa rin po yan. At kung kinilala ng FIBA ang ginawa ng Gilas Pilipinas na pananalasa sa qualifiers, kinilala din ng FIBA ang naging ambag ni Kai Soto sa katatapos lamang na kompetisyon. Kung matatandaan natin, nagtala si Kai Soto ng 13 puntos at 15 rebounds versus Hong Kong at 18 puntos at 10 rebounds
ang kanyang itinala versus Chinese Taipei. Ang mga numerong yan ang tila umagaw ng atensyon ng FIBA sa pagkilalang ginawa sa kakayahan ni Kai Soto. Tanong, ano ang pahayag ng FIBA tungkol kay Kai Soto? Tingnan po natin ang report ng FIBA Basketball. Hindi lang si Kai Soto ang pinakamahusay sa unang window, pero siya ang pinakamahusay sa period ng manlalaro. Wala nang mas matinding kabataan sa windong ito at tila magiging mahirap maghanap ng isa pa sa mga susunod na window. So base po yan kay FIBA, ha? Yan po yung nakita nila sa performance ni Kai Soto sa unang window ng qualifiers. Ayon na rin po sa kanila, mukhang mahirap para sa kanilang maghanap ng mas matindi pang player sa mga susunod na window ng qualifiers. Ibig sabihin, satisfied din po sila sa nakikita nilang galaw ni Kai Soto. Ang laking bagay kasi nung matangkad siya, di ba? Parang takot kumamada yung kalaban habang andun po siya sa loob at na-observe po natin niya sa dalawang bakbakan ng gilas. Ibig sabihin, effective siya sa kanyang balwarte. At siguro, isa na rin sa mga dahilan ng sistemang ipinatutupad ngayon ni Coach Tim Cone kung bakit ganyan siya kakomportable sa loob ngayon, di ba? Laking bagay po ng sistemang yon. Mas at home po siya doon. Parang ganun lang siguro yon. Bukod kay Kai Soto, napansin din ng FIBA ang pananalasang ginawa ngayon ni Kevin Kembao, lalo na sa katatapos na window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Hindi na rin nila ikinaila na isang intriguing talent ngayon ang MVP ng UAAP na nagmula sa siyudad ng Muntinlupa. Marami pang magagandang pahayag ang binitiwan ng FIBA tungkol sa star player ng Lasal matapos nilang masaksihan ang inilabas nitong performance sa dalawang bakbakan. Tanong, ano pa nga ba ang mga binitiwang pahayag ng FIBA tungkol kay Kevin Kembao? Tutukan po natin ang report ng FIBA Basketball. Teka muna, andyan din si Kevin Kembao. Ang nakaka-intrigang 6'4 forward ay isa ng nakaka-intrigang talento nang maglaro siya sa katatapos na Asia Cup at magandang inilaro niya. Kahit isa siya sa mga batang players ng kupunan, kuminang siya sa window na yan. Nagamit niya ng maayos ang kanyang skills. Siya kasama si Kai Soto, Carl Tamayo at ang injured na si AJ Edu ay mukhang isang frontline ng hinaharap para sa Pilipinas. Lahat po yan mula kay FIBA. Ibig sabihin, nakita nila yung galaw kay Kevin Kembao. Nakita niya yung maganda galaw ni Kevin Kembao. At doon po tayo sa hinaharap na frontline ng Gilas Pilipinas. Diba? Maganda po yun. Maganda yung nakikita nila dito sa Pilipinas sa paparating ng mga competition pa ng Gilas Pilipinas. Diba? Kasi eto na nga eh. Andito si Carl Tamayo, andyan si Kevin Kembao, andyan si Kai Soto, si AJ Edu. Magiging malaking bagay po to once na sumalang ng Gilas Pilipinas. Kasama po sila. Diba? At dahil sinasabi po yan ni FIBA, maganda siguro abangan po natin kung ano ang ilalabas ni Kai Soto, ni Carl Tamayo, ni AJ Edu at ni Kevin Kembao sa mga susunod na bakbakan. So guys, maraming salamat.